Samantalang kapag bibili po tayo ng cups po, ang laking gastos. Ang ganda tingnan, pero yun na nga, ang mahal ko. Okay? So, yan po ang aking tips tungkol po kung ano ang dapat gawin sa mga dulo ng ating mga PVC kapag tayo mag-set up ng hydroponics. Kung saan po ay laking tipid. Ganyan lang po. Ang ganda rin naman tingnan itong aking ginawa po. Okay, ganyan ang aking setup. So, hindi po mahirap ito gawin. Ang dali po. At talagang makamura o makatipid tayo. Ganyan. So, paano ba ito ipagkasya dito sa PVC? Ito po, may video po tayo nito. Ipakita ko po kung paano ito. Okay, ngayon po mayroon naman akong tips po na i-share ang tungkol po kung ano ang dapat gamitin natin parang isira o gawa ng sirado po yung mga dulo ng ating mga PVC na ginagamit para sa hydroponics. Itong sa akin po ay half A dito sa gilid, dito ay table type sa gitna. Yan po. Kailangan po talaga ng sirado dito sa bawat dulo ng ating mga PVC. Kahit itong PVC na ito po ay meron namang cups po na mabibili na pwedeng ilagay natin dito at maganda tingnan kasi yun po ay factory made talaga. Kasi po ang mahal po ng ganito, yung cups po ng number 3, ang kailangan po dito dalawang ori po ng pangsirado. Itong coupling, dapat mayroong coupling po kasi doon sa binibilhan ko walang cups para sa 3 inches na kung saan po ay diretso na ipansak po. So malaking gastos po nito. Yung coupling po dito dito sa amin ay 30 pesos itong number 3 na coupling. 40 pesos na itong cup po kasi ito may thread at saka may gasket ito. Purpose po nito para matanggal ito at pwedeng madinisan yung sa loob. Kapag ito po ang gamitin natin, ang laking gastos po kasi tulad nito 6 na layer itong aking half A na setup. So bali 12 po ang kailangan natin. So ang mahal 12 times 70 plus contact cement pa po para sa PVC. So ang laking gastos po. Samantalang kapag DIY lang po natin, ang kailangan lang po natin ay itong styrofoam kahit yung half inch po na styrofoam tulad nitong sa akin. So itong PVC na to po ay yung dati kong greenhouse. Ito na ito pa rin ang ginagamit ko dito sa gilid. Ito po ay hindi to half A dito sa dulo. Ito ay ay po, okay, direkta. Andiyan po ang half A kasi dito medyo masikip na. So ganito na lang po ang aking setup, ganyan. Halos po dito ay DIY. Kung maaari po, gawing DIY itong mga PVC na to na. Yan po, ang kailangan natin ay candle glow. Mura lang naman yung candle glow, nag 3 pesos or 4 pesos. Itong styrofoam or styrofoam. Yan ang pagkasabi ng iba, styrofoam. Iba naman ay styrofoam. Na kahit itong media lang po, mayroon tayong mabibili sa mga school supply. Kung isang po, marami naman ganito sa bahay kapag nakabili tayo ng mga appliances. Tulad ng mga yung mga digital na TV po at kung saan ay may kasamang styrofoam. Yung pwede na yung gamitin po. Ang kailangan po natin ay itong glue gun at itong candle glue. Kapag wala namang glue gun po ay pwede naman yung kandila. Okay. Susunugin lang natin itong candle glue at ipahid po dito sa mga pagdugtungan ng PVC at itong styrofoam. So, ganyan po. Okay, ganyan ang aking setup. So, hindi po mahirap ito gawin. Ang dali po. At talagang makamura o makatipid tayo. Ganyan. Doon din sa kabila po, ganun. Ganun din ang aking setup. So, malaman naman natin kapag may leakage, kapag i-try natin. Yun, ulitin naman natin na lagyan ng glue. Okay? So, mura lang ang glue po. Dito sa amin, mayroong 20 pesos. Ganito kalaki. Okay? Samantalang kapag bibili po tayo ng cups po, ang laking gastos. Ang ganda tingnan, pero yun na nga, ang mahal po. Okay? So, paano ba ito
ipagkasya dito sa PVC. Ito po, may video po tayo nito. Ipakita ko po kung paano ito. So, yan po ang aking tips tungkol po kung ano ang dapat gawin sa mga dulo ng ating mga PVC kapag tayo mag-set up ng hydroponics. Kung saan po ay laking tipid. Ganyan lang po. Ganda rin naman tingnan itong aking ginawa po. Ito, dito ang exit po ng ating tubig. E dito, bagsak dito yung tubig. Papunta doon sa dumaan po sa lalim ng lupa. Nilibing ko kabaon sa lupa yung PVC din na number 2 lang po itong PVC. Punta doon. Yun na, may video po tayo dito. Tungkol po kung anong gawin. Parang manatiling malamig yung tubig ng ating mga hydroponics. Yan po, tingnan ninyo ang isang video nito. Ano ang bakit ganito ang aking ginawa po. Okay? So, yan na po. At maraming salamat sa panonood sa video ito. God bless po and bye-bye.